Hello, hello guys! Ngayon, papunta kami ng Chinook Mall. So, Chinook Mall na naman, no? Kasi doon ang meet-up namin ng isa sa mga subscribers natin. So, may nag-request, yan, makipag-meet sa amin while they are in vacation ngayon. Na alam ko na taga Manitoba sila. And since nga long weekend na, ay dumalaw sila dito sa Calgary. And alam ko, tomorrow yata papunta sila ng van. So, i-utilize na rin daw nila tong time para ma-meet kami and ma-explore din yung Calgary. So, tingnan natin ha kung ma-interview natin din sila quickly kasi alam ko, eto nga, nakapag-chat na rin kami ng konti ni Diane. International student rin siya before pero currently under PGWP na siya. So, they went here ng family of four. So, may 2 kids sila and they are working na sa pagiging permanent resident dito sa Canada. Baka pwede tayong mabigyan ng tips ni Diane, no? Kung ano ba yung magandang maging PR pathway lalo na, di ba, sobrang dami na ng rules, sobrang naghihigpit. So, para sa kanya na nasa PGWP na ngayon, tingnan natin ang kanilang strategy. So ayun, no, nakakatuwa naman na galing pang Manitoba, yan, pumunta ng Calgary, and yan, masisingit tayo sa kanilang schedule. So dapat actually ang meet up namin ay tomorrow kasi nga parang nagkaroon ng conflict sa schedule and may webinar or interview pa tayo pero na-clear up tayo ngayon kaya pwedeng-pwede natin sila i-meet ngayon kasi kapag bukas alam niyo naman pagbabyahe ng pa British Columbia dapat maaga, so ayaw rin naman namin na mamadali ang pakikipag-meet sa kanila or pakikipagkwentuhan kaya ngayon na lang natin sila i-meet sa Chinook Mall. So medyo traffic ngayon. Hindi natin alam. Siguro ano? Rush hour? Rush hour ba? Ano pa ngayon? Oo. 5 eh. Oo, 5 na. So, antay-antay muna tayo dito. Ayan, wala nang snow. Tunaw na. So, hindi na siguro tayo ma-fake news, no? Sana huling bugso na yan ang snow. And okay. Maging better dapat, na. Di ba dapat Thursday mag-snow? Parang may konti. Konti na lang yon. Pero hindi na yung last week na everyday, oo, no? Oo, grabe yun. Oo, everyday may snow. Kaya naipon eh. Kaya tumaas yung level ng snow dito. Ilang centimeters din. Yung next week ang forecast ay konti-konti na lang. Parang hours lang. Ganyan. So tingnan natin sana maging okay na. And welcome na natin ang spring. So para tumubo na ang mga bulaklak at mga dahon ng mga puno na to. Totoo halaman. Na, totoo na. Sana. We'll see. Grabe, bumper to bumper na oh. So sana rush hour lang to. Ayan. Ba't ang lamig ngayon? Malamig yung hangin eh. Pero ano lang kami guys ha? Minus 1 lang kami. Yung hangin yung nagpapalamig eh. Lamig. Mali ata yung suot namin. Kasi dito guys sa Canada, dapat talaga check ka lagi ng weather. Lagi mo i-check yung cellphone mo. Kasi dito, pabago-bago ang weather. Minsan lalamig, tapos minsan mainit. Kaya dapat palagi tayong titingin. Ang problema, hindi kasi namin na-check kanina. Ang chinek ko lang kasi yung ano, minus 2, minus 1, ganun. Pero maangin pala. So yan, nasa food court daw sila. Puntahan na natin. Ayan guys, ito na yung mga imimit natin dito. Galing Manitoba to. Ako sila, ito yung mga mayayaman to eh. Vancouver yan, Vancouver. Ayan, ang pangalan mo boss? Paolo. Paolo, tsaka? Diane. Diane, ayan. So, and Ari. Say hi. Hi. Nagbiyahe pa tayo. So, biyahe lang talaga kayo, Manitoba. Ilang oras? 13. Wow. Ah, parang ano rin pala, no? Pag pumunta ka ng British Columbia, pumula dito. Oo. Nag-drive pa kayo? Hindi ako nag-play. Ako, yoko din. Haba eh. Haba ng ano. Kaya nung December, nag-flight lang din kami.
Yeah, so yun guys, no, kwentuhan muna kami dito. Then mamaya try natin interviewin tong mag-asawa na to. No? Ayan, so habang mag-interview tayo, kakain din ako ng ano. Siyempre, fries saka burger. Yung mawawala yan, A&W. Ayan. Ito yung mga unang pagkain namin ni Emma dito sa Canada. Eh. Kaya, kakain muna tayo sa kanila. Okay? Tapos ngayon, habang kumakain tayo, interviewin natin itong mag-asawa. Si Paolo and Diane. Paolo and Diane. Ayan. Welcome sa aming channel. Okay, so yung ganito na lang guys. So, tanungin natin. Oh, anong unang mong tanong? Ayan, nabanggit ko nga kanina na under PGWP na kayo, diba? So, just a quick background to. Ano yung pinag-aralan mo dito sa Canada? At saan ka nga pala nung unang? So, nag-study ako ng 2 years program, business management sa Fanshawe College, London, Ontario. Oh, sa Ontario. Tapos kanina nabanggit ko na sa Manitoba na kayo. Yes, tapos nag-move na kami. So very quick ano story. From Fanshawe na nag-aral ka ng 2 years, paano ka napunta kayong family sa Manitoba? Bakit? Paolo. So, yeah, kasi ano, nung after naming graduate, or siya, after niyang graduate, nung nag-work na siya, nawalan kami ng mga options sa OIM. Yun yung BNP program nila sa Ontario. So, naisip namin na mag-plan B na kami to go to Winnipeg. Tapos, ni-research din namin lahat ng provinces like dito Alberta, BC, Saskatchewan. Tapos, winay namin yung advantages tsaka disadvantages ng bawat program. Which is, ang nakita namin ng mga, hindi na natin isa-isahin, pero nakita namin best yung mga maraming advantages yung sa Manitoba. Like, yung data ng historical data niya, may trend siya eh, na parang every 2 weeks, nagdodraw. So, predictable siya. Makikita mo kung ano yung sunod na nagdraw. Or makikita mo kung ano yung possibility ng next draw. Tapos nakita rin namin na yung industry na parehong meron, kung anong meron doon. So, pareho kaming, parang may demand ba for that province. So yun, tsaka kami nag-design na tara, lipat na tayo. So ano, so yung pagde-design nyo ba, overnight yun, very quick, o pinag-isipan nyo ng matagal? Kasi syempre, going from one province to another, parang kami na, medyo mahirap yun. Sa inyo ba, mabilis lang or easy lang siya? Para sa amin, mabilis lang namin pinag-design nung nalaglag na kami sa OMP. Pero kasi nagplano kami before pa kami umalis ng Pilipinas. Parang alam na namin na pag hindi na to pwede, plan B na tayo, plan C, plan D. Yung maganda. Kasi meron na kayo agad plans, di ba? Alam natin na pwedeng yung initial plan natin hindi mag-work. Yan, like yung sa Express Network, OIMP, which is yun yung sa province, hindi mag-work. Another option nga, na nire-recommend din naman sa amin, ay change province. Pero, and yan, so nakalipat na kayo ng province, kamusta naman? Ang from Ontario to Manitoba, how's the experience? Worth it ba? Yung drive, the best experience. Yeah, nag-drive kayo. Nag-drive kami from Ontario, from London. Oh, tapos may tumulong din sa amin na vlogger din, si Let's Luck By. Check nyo na lang. Hi, Ron. Shout out. Andito kami sa Calgary. Pinagsabi. Yung drive na yun yung parang the best experience na mag-drive. Kasi kulang yung wow mo sa ano, sa makikita mo. So, napunta kami spring. So, nagpapalit yung environment from white snow tapos ano. So habang papunta ka sa north, paputi ng paputi. So pagdating namin sa Manitoba, snowstorm. Oh! Parang what? Storm yung sumalubong sa amin. Samantalang na nasa Ontario kami, nag-spring na yung natawag na cherry blossom. Oo! Kaya na naman dito. Oo nga! So kamusta naman
kumusta yung ano naman weather from Ontario to Manitoba? May comparison ba or same lang na malamig din? Mas malamig. Mas malamig. Mas malamig talaga sa Winnipeg. Oo. Pero it's kaya a naman adjustment. Oo, kaya naman. Oo. Banda lang talaga. Masasabi ko lang, ang init na dito. Calgary. Ang init na, minus 1. But sa inyo ba malamig pa rin? Malamig pa din. Ngayon? Tsaka ano eh, ang maganda na masasanay kayo sa pag kami winter events, tsaka winter sport. Kasi kami dalawan ng anak ko, mahilig na kami mag-ice skating sa labas. So, minsan, 6 hours kami sa labas. Wow. Hindi pa namin natutry yung skate. Hindi na naman kami nag-i-skate. Tsaka pagka nag-skate ka kasi pagpapawis sa madalo. Tama. Marami na kayo alam na winter activities. Kung wala pa tayo na. Wala, wala pa eh. Tsaka yung mga winter trek, tsaka mga ski. Going back sa pagpunta nyo sa Manitoba, syempre to process and para ma-reach din ang pagiging permanent resident dito sa Canada. Yan, kamusta ba ang pag-asikaso? Naging fruitful ba yung paglipat nyo from Ontario to Manitoba? Nakakuha kayo ng option for permanent residency. So, masasabi lang namin is tama. Tama. Yung decision namin na nag-move kami. Kasi yun nga, meron kaming pathway for PR sa Manitoba. Kasi kung siguro tumili kami ng Ontario noon, baka until now, wala pa rin dinaw. So, ano yung tama. Pathway mo sa Manitoba? Siya. Siya pa rin. Okay. Siya yung nag-research. Siya yung naging primary. Okay. Yung naging pathway is skilled workers in Manitoba. Tapos, lately, naging selective na siya. So, ang ginawa niya is pinubunot niya per occupation. So, nabunot yung IT. Ayun. Tapos, yun maganda. Tapos siya naman, nabubunot din. Kasi sa trades naman siya. Yun yung maganda, no? Parang both of you may options para mag-permanent trade. Pero since nga nagaling kami ng Ontario, mas may edge siya kasi sa kanya, at least 6 months worth of experience, pwede na mag-EOI. Kaya ako, graduate ako ng Manitoba, kailangan pa ako ng graduate experience. What is it? Kaya, ay, sorry, graduate ng Ontario, kailangan ko ng 1-year experience. So, kaya nauna siya, kaya siya yung nag-primary. So, maganda rin yung field niya. Kasi ito in demand din talaga, no? Whether what province you will be. Kahit dito sa Alberta, in demand yung IT. IT din siya sa Ontario. Ay, buhay na ang family dyan. Sabi ko nga kay Alwin, mag-IT ka na. Oo nga eh. Upgrade ako. Share lang namin. Hindi ako IT. Ay, share yung field up of work mo. Hindi, di ba nursing ako? Oo nga, nursing din. Tapos, na... Saan mong magulo sa anak? Magulo sa akin. Ganyan palagi. Masipan mo talaga. Bali, hindi ako ano. Hindi ako IT talaga. Nursing ako nag-graduate. Tapos wala lang, mahilig lang ako sa IT. Ibig sabihin na dumating ka dito, hindi ako IT. Hindi ka talaga IT. Pero yung work mo nandun sa field na IT. Oo. Nice. Bali yung ano, yung work ko sa Pilipinas is more on risk management analytics. You know. So, data. Tapos yung IT na nakuha ko ngayon is more on database din. Parang similar pero hindi. So next question, yan. Since meron na kayong pathway na nakuha dyan sa Manitoba, kamusta naman ang inyong PR application? May developments? Alam ko, may ito na may share. So yun na nga, meron na. So after, so nag-move kami ng Manitoba is April 2022. Uh-huh. And then, ayun, na-nominate kami nung December. Uy, ang bilis. Bilis na? December 2023. Ah, okay. December 2023. Okay na rin. And then... Inabutan kami ng pagpalit ng tier. Tapos ng pulse. So, parang naisip namin, ano kaya? Kailan kaya magbabalik? Tapos after, nung bumalik siya, biglang parang tagal.
kasi parang nagkaroon ng influx. Yan. Pero maganda na rin na two years yung program mo. Kasi bibigyan tayo ng time na dumiskarte para maging permanent resident. Kasi kung 1 year lang yan, pressure tayo, lalo na may mga anak tayo na nanito. Sabi na tayo kukulutin. Yes. Kukulutin. Within ano, 1 year na tayo naging permanent resident. So yun nga. So na-nominate kami nung December. Wow, congratulations! Tapos yun din, after ng nomination, nag-ITA na. Nag-ITA tayo na. Pinabukasan din. Oh, galing. Ang galing. Ang galing talaga. Basta makakuha mo lang talaga yung points sa invite ka na ni Canada. Wow. Galing, ha? Congrats. Sana all. Sana all muna. Sana all. Kasi on December 27 kami na hindi nag-submit kasi birthday ni Mami. Okay, swerte daw. Ganda ng Pasko niyo, no? Submit and then February tayo hiningo ng biometrics. Okay. Na kailangan pa namin ulit magpunta ng ibang province sa Regina kasi nung hininga ng biometrics within 30 days kailangan ng pa-submit. Wala nang available slot nun sa Winnipeg. So hanap kami saan na naman tayo pupunta. Yun. Buti na lang meron sa Regina. So doon kami ng biometrics. So nag-travel kami ng 6 hours para lang biometric. Yeah, mas matagal pa yung binahin nyo, yes. No? Pero at least, di ba, on the way na to PR na, card na lang aantay. Ay, kahit ako, kung 10 hours yun, okay lang sa akin eh. Oo. So ngayon, na malapit nyo na makuha ang permanent residence, yung card na lang eh, ang inaantay, tama? O na kuha nyo na? Wala pa. PR. Oh, iyan lang ang inaantay kasi nag-portal 1 and portal 2 na. Oh, tama. Naka-approve na kami ng so, sa ganyan na napagdaanan yung grabe, hindi rin biro na maglipat ng province at tumiskarte ng ganito na may dalawang bata pa. So, sa mga international students na katulad ko, ganyan, ano may ipapayo nyo? Yan, o kaya din sa mga nagbabala, worth it pa rin pa? Or it's gonna be really a challenging situation na kung ngayon kayo? Well, even na yung challenging, pero dapat talaga mag-research. Yan, research is dapat talaga mag-research. Dapat talaga may plan A to Z. Ganon. Kasi, andito na eh. Uh-oh. Andito na. So, ayun, kailangan tuloy-tuloy lang. Yan. So, okay ba ang Canada sa'yo? Walang pinagsisiyan or very super? Super. Super ang word. Yes. Super. Okay kami sa work. Okay yung mga kids. So, they love it here. Nice. Ikaw, ano sabi mo, boss? Sa Canada? Lalo na sabi mo kanina, yan, nagbabakasyon nga pala sila ngayon. And katas na tax refund. Sa mga nakapag-file na ng taxes, ayun, nakapag-file na rin pala kami. And yan, thank you, Canada, kasi nagka-tax refund tayo. Yes! Ito din, bakasyon muna sila sa van. Yan, and thankful sa tax refund na nabibigay ng Canada. Yan. Okay. So, wala ka nang tatanong? Okay na? Okay na. O, yun. So, final words. Yan, final words. Anong maya-advise mo sa mga ano yung maya-advise mo sa mga nagtitake pa rin ng international student pathway to PR? Kasi alam ko, challenging yung time ngayon. Ang daming changes sa mga PR pathways. So, what can you advise? Siguro, ano, parang stay one step ahead. Kasi ngayon, katulad ngayon, nagbabago na ulit yung strategy. Yung ginawa namin na lipat province may not work for everyone anymore. Kasi pili-pili na rin yung mga provinces na mag-nominate. So medyo tip na to. Tip sa mga ano. So hindi na siya yung parang lipat ako ng province, punta ako ng Saskatchewan or whatever, tapos mag-PR ka. Right? So ngayon, ano na siya, parang lipat career. Kasi yung healthcare, trades, yun na yung parang pinipili, French. Tama, or French. Kasi yung French na sobrang baba nung score nila. Na parang doon na talaga. Sinimulan niya rin mag-aral ng French. Oo nga, nag-download na ako guys ng Duolingo din. Nag-start kaya ako mag-French. Pero hindi ko mas, ano, matuloy-tuloy. Tapos nababag-aral mo ng French. Hindi ko na tinuloy. Oo nga eh, sa umpisa lang. Sabi ko,
curious ako ano bang words kaya alam hindi ko talaga matapos. Kailangan ng dedication yun kung gusto mag-aral ng French. Yeah. Oh, so guys, congratulations then on the way to PR and grabe family of four na ano talaga nakipagsapalaran kasi nung lumipat naman kayo ng Manitoba hindi niya sure then ang magiging kapalaran pero at least diba correct yung decision nasa tamang research research diba so ako hindi ko ba alam baka kulang pa ako sa research team de alam mo na win na lang tayo Pilipinas so tingnan natin kasi iba-iba naman talaga ng kapalaran yan yeah. Sabi nga ni Paolo what worked for them may not work for us. Hindi naman yun applicable sa lahat. So, dapat talaga mag-research tayo kasi it depends ano pa yung work mo. Diba? Pwedeng lipat career nga kung yun talaga yung mga in-demand sa panahon ngayon. Yeah. Okay, so yun guys. Wala akong ginawa, no? Nakawak lang ako ng camera. Pero yeah, kwentuhan lang muna kami. Then mamaya na lang ulit tayo magkwentuhan. So yun guys, no? Tapos na kami makipag-meet kay ano? Kaya Diane. Paolo. So thank you sa pag-share lang. Grabe na, sobrang tagal ng chikahan na rin. At saka isipin mo, galing pang Winnipeg yan. Oo, sobrang nakakatuwa din na ma-learn ang kanilang experiences. Grabe, 13 hours yung drive papunta rito. Ako sabi ko nga kanina sa kanya, parang hindi ko kaya. Ang layo na. Sanayan lang yan. Sabi siguro. Sabi mo yan na hindi mo kaya, pero pag nasa road ka na, kaya mo yan. Siguro. Ayan. So yun guys, maglilibot lang muna kami dito sa Chinook. Konti, ikos ang ikot lang. Oo, bago no? Then, bago kami mag-grocery, syempre, papagas na rin ako sa Costco. Tapos, ano pa, bibili lang kami ng talong para sa ihaw. Oo, kaya. Meron pala tayo pork chop, no? Kasi mag-ihaw-ihaw kami sa Rejum. Yes. Oh, ayan, guys, abangan nyo yung vlog namin yan sa, ano, sa Rejum. Two nights kami doon, kaya susulitin namin ni Emma talaga yan. Alright. No? Okay, so ikot muna tayo. Bali, papagas muna tayo, guys, sa Costco. Kasi, syempre, babiyahe tayo bukas, no? Full tank na natin. Medyo mataas ang gasolina ngayon, guys, no? Hindi lang sa Calgary, buong Canada ata 'to. Parang nakita ko sa Vancouver, nasa umabot na ng 200 plus. So kami ngayon, hindi ko alam eh. 140 ba? Pero sa ibang gasolinahan dito, guys, nasa 145, 154, parang ganun. Ayun yung mga nakikita ko eh. Tingnan natin mamaya, update ko kung magkano yung gasolina ngayon dito sa Calgary. Ayan, so haba, dami ng pila, oh. Yun, oh. Tambak. Yeah, tambak. Open kaya sila bukas kasi Good Friday. Sino? Ito. Hindi ko lang. Kaya, kasi holiday yun, eh. So, wala kaming pasok bukas. Oo nga, no? Kaya, alis na tayo. Mm-hmm. Samantalahin. Yeah, bali sila Julius, guys. Nag-iaya din sa amin yun. Pero, itong Thursday kasi sila umalis. Oo. Kasama niya yung family niya. Pwede. Pero, balikan lang kasi sila, eh. Eh, hindi nga pwede kasi may pasok si Emma. Kaya, yun, sakto naman, nag-iaya nga si Ate Carol. So, ginawa namin Friday. Yeah. So, balik kami ng Sunday. So, medyo mahaba-habang vacation ko. Yeah. Kaya susulitin natin tong araw na to, guys. Okay, abangan nyo yan. Abangan nyo yung vlog namin dyan. And so, yun, guys, no, 139.9 pala dito sa, ano, sa Costco. So, 140 na rin halos. Oh, mura yun, ha? Mm-mm. Kasi sa labas kasi 1 na so 154 eh. Parang ganoon. Oo, nagtataas na talaga ngayon. Paano pa sa April 1 no kapag may effect na yung carbon tax? Ayun oh 150 dito sa kabila. Co-op ba 'to? Letter C eh. Hindi ko alam nila. Oh, Calgary Co-op nga 150 plus sa Calgary Co-op. Ano? Alright. So pamahal, guys. Kaya dito malaking tulong talaga 'tong Costco. Yun nga lang, kailangan mo ng membership card bago ka makapag-gas dyan. Okay? So, yun.